ang isa pang C-130 Hercules Military Transport Aircraft dumating na sa Pilipinas. Ito nga po ang ikalawang C-130 Hercules na pre-nocure ng Pilipinas mula sa Estados Unidos. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang ikalawang eroplano na pre-nocure sa ilalim ng proyekto ay dumating na sa Pilipinas noong February 16, 2024. Ang eroplanong ito, mga idol, na may tail number na 5157 ay nakatakdang formal na i-handover sa serbisyo ng Philippine Air Force 228 Airlift Wing bago matapos ang February 2024 o sa unang bahagi ng March 2024. Ang Pilipinas nga po, mga idol, ay tinulungan ng US government upang mabayaran ang procurement na ito. Ito nga po ay ginawa sa pamamagitan ng US Foreign Military Sale at US Excess Defense Articles. Dahil tinutulak nga po ng Philippine Air Force na improve ang kanilang overall airlift and transport capabilities, ngunit meron nga lamang po silang limitadong pondo, kaya't ang serbisyo ay nag-a-acquire ng mga surplus na refurbished Lockheed Martin C-130 Hercules Heavy Tactical Transport Aircraft mula sa US government. Ito nga po, mga idol, ay parte ng shopping list sa ilalim ng Horizon 2 Phase Priority Projects ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At dahil kasalukuyan na nga pong gumagamit at long-time user na nga rin po ng C-130 Hercules ang Philippine Air Force, ay nakita nga po nila na logical at practical na bumili ng mga surplus ng C-130 Hercules para sa kanilang budget. Mas nakakamura nga po ang ating bansa na bumili ng mga surplus na eroplano kung ikukumpara sa pagbili ng mga brand new na kaparehong laki ng ganitong klaseng eroplano. At dahil lumang proyekto na nga po ito, mga idol, na ngayon lamang natapos, ay naabutan na nga po ito ng pagbili ng Pilipinas ng mga brand new na C-130 Super Hercules mula rin sa Estados Unidos. Kaya't bukod nga po sa mga refurbished na C-130 Hercules, ay meron pa nga po tayong parating ng mga brand new na Super Hercules. Ang mga refurbished na eroplanong ito ay pupunta sa 28th Airlift Wing ng Philippine Air Force. Sila nga po ay makakatanggap ng dalawang eroplano. Ito nga po ay may budget na mahigit sa 2 billion pesos. Ang acquisition mo dito, mga idol, ay US Foreign Military Sales at Foreign Military Financing Program. Habang ang pondo naman, mga idol, majority nito ay mula sa GAA funds gamit ang AFP Modernization Program Trust Fund na babayaran via multi-year obligatory allocations. Gayun din nga po ang US Foreign Military Financing Funding. Ang dineliver nga pong eroplano sa ating bansa, mga idol, ay isang C-130H Hercules Heavy Tactical Transport Aircraft na refurbished at upgraded ng US Designated Contractor. Ang contract price nga po sa proyektong ito, mga idol, ay approximately 2.5 billion pesos, ngunit nasa mahigit 1.7 billion pesos lamang ang binayaran ng Philippine Air Force at ang kulang ay sagot na ng Estados Unidos. Mga idol, ayos na nga rin po at nakabili ang Pilipinas ng karagdagang military transport aircraft kahit na nga po mga refurbished at upgraded version lamang ang mga ito. Malaking bagay pa nga rin po ito para sa Philippine Air Force at malaki pa rin ang papel na pwede nitong gampanan sa ating bansa. Makakatulong nga po ito sa Pilipinas, mga idol, hindi lang sa military operations kundi pati na rin sa humanitarian assistance, disaster response, relief operations at search and rescue. Malamang sa malamang, mga idol, ay ito na nga po ang huling refurbish na eroplanong bibilhin ng Pilipinas dahil meron na nga po tayo sa kasalukuyan na acquisition project para sa mga bago na C-130 Super Hercules. At sigurado nga po tayo, mga idol, na posible pang dagdagan ng Philippine Air Force ang mga brand yung eroplanong ito sa hinaharap. Alam naman nga po natin, mga idol, na kulang pa rin ang mga military assets ng Pilipinas kaya't dapat pa nga po itong dagdagan sa pamamagitan ng modernization program. Kayo, mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo, mga idol!